wala pala ng mga magugulatin. Kawawa. Kawawa naman. Ay, kawawa bata. Pagod na pagod. Kakalaminate. Ay, kawawa baby. Kawawa pong baby yan, o. Dadadin mo nga rin. Ito, dadadin. Dadadin, dada. Dadadin. Dadadin, dada. Paligo ka na! Sabi mo pagkatapos na yung open today. Umutot ka, ano? Oh, yeah. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral ay kuhanin nyo, at kung wala naman, wala din akong pakialam. Busy ka? Nagyerlo ka? Galing na po yung gumawa ng plaka. Panlabang ko na yan. What's up, mga bulate? Gulat ka? Gulat ka ba? Apo! Nagulat sila, pati yung dumadaan, patigil na ang motor, mababangga pa yata dahil sa akin. So, what's up, mga kaibigan? Ako kay Jebs, yung nagbabalik, and welcome po dito sa ating channel. Ayan, medyo matagal-tagal na tayo walang tutorial sa kadahilan ng parang wala na akong may tutorial, ano? Sa mga nagtatanong about sa digital printing na hindi ko nasasagot, halos kasi lahat, mga kaibigan, na itinatanong nyo dyan, halos relate na ho sa mga nakaraang videos ko. So marami na po yan, 100 plus na nga ho yata yan yung mga tutorial ko dyan. So doon sa mga nagtatanong, pakipanood na lang, mga kaibigan, kasi halos pare-pareho naman ang tanong, andyan na rin ho yun. Kung totoong nanonood ho kayo ng mga videos ko, ay nandiyan na ho halos lahat talaga ng mga dapat nyong malaman, no? I-marathon nyo lang yung mga videos natin. Konti tiyaga lang, mga kaibigan, ganun talaga. Kung gusto nating matuto, eh, magtiyaga-tiyaga tayo sa panonood, kasi andiyan na ho lahat yan. No, hindi ho ako nang i-snub, mga kaibigan, kaya lang ho, medyo madami ho kasi yung sasagutin natin na yan. So, bukod ho sa ginagawa ho namin, ay marami ho talaga kaming ibang bagay pang ginagawa. Pero pag may time naman ho, talaga, at pag may free time ho ako, kahit paulit-ulit ho ako ng sagot dyan, nire-replyan ko ho yan. No, kaya lang yung iba kasi, hindi ko na ma-replyan or natabunan na, mga nasa ilalim na. Baka hindi ko na rin ma-replyan. So, panoorin nyo na lang ho yung mga previous videos natin dyan. Andyan na ho yan halos lahat. Halos wala na nga ako may tutorial, mga kaibigan, kasi naituro ko na lahat. No, kaya nagawa ko ng ibang content. So ngayon, meron akong ituturo sa inyo kasi ginawa ko na to dati, yung PVC ID. Kaya lang, ang ginawa natin doon ay yung custom cut. So ngayon, dun sa mga baguhan, ay gagawa naman tayo yung ano, yung mga ganito. Yung ano, yung parang ATM size. No? So, gagawa tayo niyan. So, makakatulong to doon sa mga baguhan. Yung matatagal na, alam naman na nila yan. Naglilibang na lang yung iba sa panonood sa akin. So, okay, wag na nating patagalin. Umpisa na natin. Medyo matagal ko nang hindi nagagawa itong tutorial na ganito, no? Okay, first, mga kaibigan, gusto ko maging familiar muna kayo sa mga materyales at mga gamit na kakailanganin natin, no? Sa paggawa ng PVC ID. Okay? Okay, mga kaibigan, no? Sa paggawa ng PVC ID, syempre, unahin nating ipakilala sa inyo yung mga kailanganin mo. So, ito, isang set to, mga kaibigan, pag binili mo to, ay nasa 1,000 yata ito mahigit. So, hindi ko maalala yung presyo. Sabibili ko lang kahapon, hindi ko alam ang presyo. So, ayan, isang set yan. Meron tayong yung parang printable niya at saka yung board. Ito naman, napakita ko na rin ito doon sa unang ginawa kong tutorial tungkol sa PVC ID, pero yung malalaking size yun. So, ayan, may PVC board na kasama. So, sa paggawa nito, mga kaibigan, meron tayong dalawang proseso. Kung pagkakaalam ko lang, ha, merong dalawang proseso to. Meron tayong tinatawag na direct print. No? Ayan, may nabibiling ganito, pre-cut na ho yan. No? Piniprintan to, rekta. No? May mga printer kang dapat gamitin. Actually, ito, pwede to, mga kaibigan. Ipakita mo yung printer natin. Ito. Itong printer ko na to, ay pwede to sa ganon. Yan.
Yan, Epson R330 yan. Alam ko pwede yan sa Epson T60, pwede yan sa L805. Kasi yung mga printer na ganyan, pwedeng mag-print direct sa CD. Na meron yan tray na inilalagay. Pero kung gagamitin mo siya sa PVC, may tray ka din na bibilhin para naman sa pang PVC. Tapos ibang driver yung gagamitin mo. Alam ko R basta RR yata. Hindi ko maalala, basta ibang driver yung gagamitin mo, hindi pang R330. Kalimutan ko eh. Tapos meron niyang isang printer na imbento or anong patawag doon, minodified ng pop trade. Binigyan tayo noon worth, sa pagkakaalam ko, nasa 16,000 more or less, mga ganon. Hindi ko alam yung eksaktong ano, pero binigyan tayo ni pop trade noon. Panoorin niyo lang, meron akong review noon, no, sa ating mga videos, na kung saan pwede siyang mag-print direct sa mga PVC board. Okay? So ngayon, ang i-tutorial natin ay yung isang klase ng paggawa niyan. Yung nilalaminate, no? Gamit nga itong ating PET. So meron dalawang klase din to. May PET at saka PVC. Itong PET, ito yung glossy. Yung PVC, yun yung medyo matte. No? Okay. Fast forward na tayo, mga kaibigan, no? Kasi ano yan eh. So magpiprint ka sa printable material, syempre. Kasi dalawa nga yan. Ito yung printable material. Yung isa ay PVC board. So dito tayo magpiprint. Meron itong side lang na pwede kang magprint. Kasi yung isa hindi pwede. Ano? So hanapin nyo lang yung pwede. Madali namang makita kasi yung hindi pwedeng printan, natutuklap. Okay? May protector siya, ganyan. Okay, so hindi yan ang printable side. Ang printable side ay yung hindi natutuklap. So ito ay piniprint sa ating pigment printer. Dito natin siya gagawin kasi ito ay mga regular customer ko na to na nagre-renew lang ng mga ID. So ito yung process na nakasanayan na nila. Ito ay piniprint nga ng nakamirror. Ang basa niya nakabaliktad kasi basta nakamirror ang settings niya pagka pinirit mo sa printer. Okay? So, fast forward. So, i-align nyo lang yan, mga kaibigan, yung harap likod. No? Kailangan pantay-pantay talaga siya. A few moments later. So, yan. Itong video na to yung nakaka-ilan na ba? Nakakadalawang cut na. Kasi, mayroon talaga mag-video pag bukas yung shop mo. Yet maya, may dumadating. Kaya lang, matagal lang ako walang tutorial. May mga nagre-reklamo na. So, pasensya na doon sa mga nagre-reklamo. Ha? Pasensya na, ha? Busy lang ako eh. So, yung iba, ang ginagawa ay ganito. UUP siya lang magkakasabay. No? Ipapantay-pantay lang. So ako kasi hindi ganoon. Ang ginagawa ko, iniisa-isa ko siya. Ang dahilan ko ho ay para maiwasan yung medyo pagtabingi. No? Kasi mahirap kasi magtapat pag pagsasabay-sabayin mo siya. Pero yung magagaling na, ganoon ang ginagawa. Kaya yung mga nagmamadali. So ako hindi, ginugupit ko siya isa-isa. Tapos saka ako siya niyuyupi. No? Nagamit ako ng flashlight kasi medyo mahirap tumingala. So dito, sa proseso na to, para tayo sumisilip ng balot, no? Kung peno yun, no? Ayan. Basta kailangan mo siyang pagtapatin, yung harap at yung likod. Kita ba? Hindi kita. So, basta ginagawa ko, nagamit nga ako ng flashlight. So, hindi ako nakatingala. Pero, nakayuko naman. Masakit din sa bato. Wala kang paglagay. So, ganun, no? Okay. Fast forward ulit. Basic naman. Na-UP mo na. So, ang kailangan mo siyang kailangan yuping-yupi, mga kaibigan. Gumamit kayo ng bagay na kung pwede niyong panghagod para ma-yuping-yupi siya. Kasi hindi ito kayang yupi ng daliri lang. No, kasi ito ho, ay nagkaka-bubbles pagka yung hindi nyo inayos yung pagkaka-yupi. No, nagkaka-lobo po ito sa loob. And then, si PVC board. So, ito yung PVC board, mga kaibigan. So, hatiin na lang natin. Ito kasi ay 20 cm. So, hatiin natin. Gawin natin 10. Bilisan na natin kasi naulan. Mag-iingay na naman sa bubong. So, yan. Hatiin natin. Okay. And then, gawa tayo ng 6 cm naman. Hatiin natin ng 6 cm. Okay. Ganun lang. Iniisa-isa ko siya, mga kaibigan. Promise. Uulan na, mga kaibigan. Maliligo pa ako sa ulan. So, yan. Nakata natin siya ng 6 cm. Yan. Diba? So ngayon, ang gagawin natin, pass forward na tayo, sana nagigits na. So, ipitin natin ngayon si PVC board sa gitna. No?
Ito ay mayroong pang acetate naman ni Pez. Parang pinaka-protector niya kasi mayroon tong kaunting adhesive. So may kaunting lagkit to. O, sa pagtatanggal, nagamit ako ng tape. Kasi kung susungkitin mo, medyo matagal yun. Baka masira pa yung board mo. Okay, tatanggalin natin. Gamit lang tong tape. Yan. Oh, may plastic siya sa magkabilang side. Oo, magkabilang side yan may plastic ha. Kasi sticky ho to eh. Sige yan. Okay. Then, lagay natin sa gitna. So, gawa na lang kayo ng mga templates pag gagawa kayo nito kasi napaka-importante. At bago kayo mag-layout, kailangan mag-testing kayo ng isa hanggang sa makat nyo. No? So, okay, ilalaminate natin to. Nagdadalawang salang ako nito sa laminator. Yung unang salang, mga kaibigan, malamig. Wala siyang init. Dinidikit ko lang siya na para lang siya maipit, dumikit. Ang purpose ko naman doon para maiwasan nga yung bubbles. No? Kasi nagkakaroon ho ito ng bubbles. So may natatrap na hangin kasi dyan. Pagka minsan ay mainit mo na siya yung isa salang. Pag malamig pa yung laminator, kaya niya pang ilabas yung hangin. Eto mga kaibigan, pag nagawa ako dito, medyo mabagal ha. Pero gagawa muna tayo ng isa. So yan, nilalaminate ko muna sila lahat. No? Lahat. Nilalaminate ko muna sila. O pinapadaan ko muna dito sila ng malamig yung ating laminator. Sabihin, cold laminate. And by the way, mga kaibigan, yung palang layout nito ay, kalimutan ko na kung gano'ng kalaki. Ito ay 85mm yung taas and 54mm. So, mag-clearance na lang kayo. Huwag yung isasakto na gano'n. Bukulog niya. Parang sabi nung laki, huwag kang maniwala dyan. So, yun yung sukat nung actual na PVC. So, kung magli-layout kayo, sobrahan nyo ng kaunti kasi mahirap magsakto dito, no? Kahit sobrahan nyo, kahit tigo 1mm, magkabilang side, no? Sa layout. Actually, kung gugrupo naman kayo sa mga Facebook groups na nagdi-digital printing, marami kang makukuha templates niyan. Pero, depende pa rin sa inyo. Ako kasi, gumagawa ako ng sarili ko. Then, ginugupit ko yung pinag-UPian, yung side ng pinag-UPian. Kasi, kung mapapansin nyo, nakaangat kasi yan. So, hindi naman talaga didikit yan kasi malamig natin siyang pinadaan sa laminator. Pero ako, ginugupit ko muna yan. I-trim na rin natin ko para... I-trim na rin natin to para magkasya dun sa ating die cutter. So, yan. Pag nagupit ko ng ganito, okay na, lapat na siya. Tsaka, isa din to sa dahilan, mga kaibigan, para maiwasan mo yung pagpilipit. Kasi, pumipilipit din to pag sobrang init, tsaka pag hindi maganda yung pagkakayupi mo nga ng ganito. Tsaka, pumipilipit to, malimit mangyari pag yung nagmamadali ka. Yung yuyupiin mo siya ng magkakasabay. Sa isang page kasi, makagawa ka lima. No, kaya, kung pwede kayong tumanggap, minimum, 5 piraso para walang sayang. Okay, then nilalaminate ko na siya ulit siya. Pag na-trim nyo na lahat, nilalaminate natin siya ng ang temperature. Ako ginagawa ko ha, 110 to 120 lang. Hindi ko siya masyadong iniinitan. Mabagal ako gumawa nito, mga kaibigan. Ganun naman ako. Kasi ang gusto ko, maiwasan yung mga sablay or yung reject. Kasi alam nyo naman, medyo may kamahalan itong ganitong materyales. Eh, kung lagi kang marirejikan, eh, sayang naman. Imbis na dagdag kita mo na, napupunta pa siya sa basurahan. Kung makikita nyo, may guhit naman ng cutting, ano yan. Nilalagyan ko ng manipis na straw kasi yan. Okay. Ayan. Okay, malabo pa siya kasi meron pa siyang protector. And ito, sila na lang pinagtatanggal ko kasi. So yan, meron kasi itong plastic para lang hindi siya magasgas pag binigay mo sa customer. Yan, may ginagalan lang naman yan. Oh. Okay, tanggalin na natin para makita nyo rin. Ayan, oh. Okay. Yan. So, meron na tayong PVC ID. No? So, ito yung isang proseso. Yung direct print, nagawa ko na yan, panoorin nyo yung sa Cardex. At sabi ko nga, pwede kang gumamit ng mga 6 colors printer o yung mga printer na na pwedeng mag-print direct sa CD. Gaya ng printer ko, na isa. So, yun guys,
ganun yung process na ginagawa ko. Hindi ako nagmamadali pag ako gumagawa ng mga ganito. Slowly but surely, ika nga. Kaya malimit, hindi ako tumatanggap ng rush. No? Unless wala talaga akong gagawin. Pero pag may mga gagawin akong iba, eh mahirap sumapalara ng ganun. Yung tatanggapin mo, rush, tapos pamali-mali ka naman. So kaya yung mga rush, medyo iniiwasan kong tanggapin yan. Natanggap ako, pero ano, sinisigurado ko na talagang wala akong masyadong gagawin. Para hindi ako napipressure. So ayun guys, sana makatulong yan, yung video na yan, para dun sa mga baguhan na nag-i-start pa lang o gustong sumubok sa ganitong pagninegosyo. Yan, paggawa ng PBC ID. So maraming salamat po sa panonood mga kaibigan. Pasensya na po at medyo madalang na ang ating tutorial. Pero sabi ko nga, kung imamaraton nyo yung ating mga videos dyan, ay halos kompleto na ho yan. No, kung mapag-aaralan nyo lahat yan, ay actually wala na kayong kailangan itanong pa sa akin kung talagang papanoorin nyo at hihimayin nyo yung mga video na yan. No, konting tsaga lang sa panonood at matututunan nyo rin yan, lalo doon sa mga naguguluhan pa. No, kasi marami naguguluhan sa mga klase ng ink. Pero yan ay paulit-ulit ko nang binabanggit yan dyan sa aking mga video. Kung mapapanood nyo lahat. No? Kung hindi nyo makita lahat, kasi malimit kasi nakikita nyo lang dyan ay yung most, ano ba yun? Tawag doon, recent. Popular. Hindi, most recent ang nakalagay dun eh. Most recent. Hindi kasi kompleto sa YouTube pagka hindi mo ikiklik yung videos dun sa aking profile o dun sa aking channel. May makikita kayo sa ibabaw, ayan. Iklik nyo yung videos na yan, makikita nyo lahat ng videos ko. No, kailangan nyo pumunta doon sa video tab. Okay, mga kaibigan, yun na lang. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po ang lahat. Malapit ang matapos itong ating pandemya. No, sana matapos na para makabalik na ang lahat sa normal.